idealistic. Ano yun po talaga yung tararami niya, paraan na makilala talaga si Kristo. Overcome evil with good. Ano po ba natin i-re-relate yun? Nalala po na sige ate. Nalala ko lang yung pinag sa akin yung pastor. Haba. Para sa akin siya natin. Haba. Siya din yung sister. 2315. Ayan, nangyayari. Request niya kay Yaris. Sinabi ni Moises, kung hindi din niyo kami sasama, huwag na po ninyo kami paalis sa Diyos. Kasi, ang tagumpay kasi, all may tagumpay, pagka wala naman ang presensya ng Diyos. Eh, walang pwede yung tagumpay niya. Nasa na talaga. So, ganun katindi yung kalooban ni Moises. Kasi, ang sakit ng puno, nakakasakit ng puno para sa kanya, yung nangyayari, katiwalaan at katigasan ng puso ng mga Israelita. Kaya yun ang kanyang request. Kung di mo kami papatubay ang Panginoon, paano siya dito? Napaka-intimate niya para si Job, eh, no? Yes, yun ang punto ko sa Susan. Kasi kailangan i-focus eh. Kapag hindi natin pinupos ang ating sarili ng damdamin, kaisipan, puso kay Jesus, hindi tayo magiging katulad niya na mapagpatawad, mapagbigay, pag hindi natin makikita ng gusto. Halimbawa eh, dumarating na yung mga hindi makatarong ang pagyayari na sinasabi ni Liho dito. Pero ano eh, makikita mo ngayon, anong dating sa iyo? At tulad ng binangyari sa akin, nalaslasan na po ng handbag. Panginoon, nung mag-reflect ako, Panginoon, ano ang dahilan? At nalaslas yung aking bag. Alam niyo dating sa akin nun, nakalimutan ko ipag-pray yung mga masasamang tao. Nagbibigay mo ka sarili ako? Sa akin na yun. So there is that time na kailangan may matanong ko sa akin gano'n bago ko maalala ng Panginoon ang tagal ko nang nila nakakalimutan. At siguro kaya sa iyo akong kalimutan, ipag-pray, magiging mga so, sabihin, may mga dumarating sa ating mga ganito sapagkat may nilalapit sa atin ang ating Diyos. Meron siyang pinapagawa sa atin na maaaring din natin pinagawa na o pinagalimutan natin ang Diyos. Namimili tayo sa pagkailan sa atin kung ano namin ang gusto natin gawin. Sige po. So, napakaganda po yung talagang yung sinabi nila. Ito po, mag-jump po tayo sa number 4 sa likod. Pwede natin balikan yung main question bago mamaya. So, yung 1, 2, 3 po, nasagot na po, diba, na talagang ingay yung complaints ng yung job, tapos yung mga yung makatarungan, at yung mga valid nga po, valid today. Yung mga complaints ni job, sabi natin kanina ni ate, napaka-relevant na yun. Yung number 4 po, what complaints would you like to bring before God right now? Napaka ay personal o maaaring macro. Ano po ba yung mga gusto natin ireklamo sa Panginoong Diyos? Ngayon, pwede daw pala magreklamo eh. Kung complaints, katulad ni Job, diba? Katulad ni Moses. Napakaganda nga po ng kwento ni Moses eh. Talaga napaka-intimate nila ng Panginoon. At may verse pa doon, may punto pa doon na napabago na yung isip ng Panginoong Diyos eh. Dahil sa kanyang pakikipag-ugnay sa kanya na napabago niya na dapat lilipulin niya na yung Israel, mga Israelita, pero nag-beg siya sa Panginoon at napabago niya sa Panginoon. So, balik po tayo sa number 4. What complaints would you like to bring before God right now? Ano po mga reklamo natin ngayon? Hindi natin ibabarangay, yung sasapat sa Papa sa Diyos. Di ba, joke yun? O may reklamo ka? Punta ka sa barangay. Punta ka sa Diyos. Ano na din natin sa barangay chairman of all? Ang ating Panginoong Diyos. Ano ba mga reklamo natin ngayon? Wala? Wala tayong mga reklamo? Sa akin, sa paligid. Masyadong trouble, mga 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 m
di ba? Kasi kapatid na nagkakulang na ako. Anong ginagawa? Totoo na. Anong ginagawa ko ng barangay? Totoo na barangay. Wala din. Baga siyempre, para din naman eh, nakaano sa mga butuhan na lalabi. Guluhan. Anong ginagawa, no? Parang gano'ng ginagawa ng mga leaders,